So ngayon, nandito yung misis ko. Sasabihin namin yung mga ginagawa namin na mga precaution para maingatan yung virus doon sa biyahe namin. Pero since may travel history kami sa labas ng Australia, quarantine pa rin kami dito ng 14 days. Tapos, kung sakaling sana sa in the name of Jesus Christ, Lord, sana safe kami. Pero yung extra precaution na ginagawa namin nung nag-travel kami, sobrang talagang as in ingat na ingat. Nung dito kami sa Brisbane pa lang, hindi, nung umalis kami ng Brisbane, nasa mga ano pa yung kaso nun, yung mga 20 pa. 40 na ba? 40. Oh, 40 plus pa. Ngayon, nasa mga 259 na. So 40 plus pa yung sa Australia nun. 40 plus sa buong Australia. So yun, nagpaplano na kami, bumili kami ng surgical mask, mga nasa mga 10, no? Mga 10 surgical mask natin. 10 surgical mask, tapos 6 yung N95. So bukod doon, bumili kami ng mga 6 na sanitizer kasi nga magbabiyahe kami. Saka mayroon kaming whip wipes na Dettol, na which is ano din yun, sanitizer din yun. Mga 6 din yun, 8. 8, no? So ang ginawa namin, dito pa lang sa ano, nagkaplano na namin, nilagay na namin sa mga hand carry namin yung mga alcohol na yun, mask, tsaka whip wipes na sanitizer. Tapos pagdating namin kasi, ipapark namin yung kotse doon sa airport kasi magbabayad kami doon sa ano, sa parking. Ang ginawa namin, nasa bag na namin yung mga alcohol. So nung nasa transport na kami ng airport parking company, kasi libre kami transfer doon sa parking hanggang sa international airport, nagsuot na kami ng mask pero hindi ano, tanggal-tanggal lang. Tapos pagdating ng airport talaga, doon pagpapa-check-in pa lang kami, nagsuot na kami ng surgical mask noon kasi ano pa kami, kampante pa kami na 40 pa lang ang kaso sa buong Australia noon. Tapos alam namin kung saan yung mga lugar noon, sa Gold Coast, sa New South Wales. So kalat pa yon sa buong Australia, na pakunti-kunti lang. So ngayon, pag sakay namin sa aeroplano, ito yung ginawa namin. Kung sino man yung gustong umuwi ng Pilipinas galing sa ibang bansa, yung mga OFW na pauwi, ito yung gawin nyo. So pag sakay namin sa aeroplano, nag-usap na kami, sinabihan ko na yung asawa ko na huwag mo nang umupo doon sa upuan. Ang ginawa namin, kinuha namin yung alcohol namin, yung sanitizer, pinunasan namin yung mga upuan, yung mga sandalan dito. Pinunasan namin ng alcohol yan, tapos yung mga monitor ng yung parang movie monitor na pwede kang maglaro ng games, pwede kang manood ng movie, pwede kang magano ng music. Pinunasan namin yung alcohol yon, yung mga yon. Tapos yung ano pa, yung seat belt niya, wala, talagang punas na punas ng alcohol. Tapos yung likuran ng sandalan namin sa aeroplano, inisprayhan namin ng alcohol yon. Inisprayhan, talagang spray na spray yon, papunta pa lang ng ano yun, Brisbane to Singapore. Tapos bago pa pala doon, pumasok kami sa ano, sa Singapore lounge sa Brisbane kasi member ako ng ano, ng Velocity, gold member ako ng Velocity. So nung umupo kami doon sa Velocity lounge, yung mga upuan din doon sinasanitize ko, hindi kami umupo hanggang hindi namin ispray ng alcohol. Tapos yung whip wipes na alcohol, mamaya papakita ko sa inyo yung ginagamit ko. Dettol ang brand niya. Hindi ko pinopromote yung Dettol, pero yun ang ginagamit namin. So yun. So tapos na yun. So yung yun nga yung ginawa namin nung biyahe ng Brisbane to Singapore.
yung mga monitor, TV, seatbelt, upuan, tapos yung mga sandalan namin sa aeroplano, di ba? Minsan pag nasa side ka sa window ka, di ba? Minsan sinasandalan mo 'yan, yung sa gilid ng window. Pinunasan din namin 'yun, pinunasan. Tapos yung bukod sa sandalan namin sa aeroplano, hindi lang 'yun yung pinunasan namin, pati yung harap namin na sandalan, yung sa taas ng monitor, kasi madalas may dumadaan na mga tao pag nag-CR. Doon nakapatong yung kamay nila, nakasandal sila. Tapos iba-iba yung taong nag-ano doon eh. Mayat-mayat, pag may tao na nag-CR doon, napansin ko doon sila huminto. So pupunasan ko naman ng alcohol. Minsan, inisprayhan ko ng alcohol. Yun, yung cycle na yun, ginagamit ko yun simula Brisbane hanggang Singapore. Tapos Singapore to Manila. Tapos yun din ang ginagamit naming practice ng asawa ko pag nasa sa mall. Pero pumunta kami ng mall, ano lang, halos tatlong beses lang sa 10 days namin na stay sa Manila, sa Pilipinas, sa Pampanga. Tapos hindi kami pumunta sa mall na crowded. Doon kami pumunta sa list yung mga tao. Pumunta tayo ng Pure Gold, no? Sa Pampanga, kasi maliit lang yung, konti lang yung tao doon eh. Tapos Robinson, San Fernando, pumunta kami doon kasi sa SM Clarkin list lang. Yun ang ginagawa namin. Kaya lang, ito pa yung isang tip namin. Pag pupunta kami sa mga mall, di ba, minsan ikaw magtutulak sa mga pintuan. Minsan kasi nangyayari yung ganun eh. Pagkatapos nun, once na nakahawak ka ng mga bagay or item, nagsasanitizer kami, nag-alcohol kami sa kamay, kasi sabihin lang, ang arte mo, pero wag mo nang isipin yun ngayon kasi single mistake sa virus na yun. Sobrang delikado talaga. Nakita nyo sa mga video ng news ngayon sa YouTube, sa Facebook, which is hirap na hirap yung mga taong natamaan ng virus. Kaya no room for mistake. Kaya yun yung masabi namin sa mga OFW na pauwi ng Pilipinas, tsaka yung mga OFW na papunta ng ibang bansa pa, gawin nyo yung tip namin na ginawa namin sa ng asawa ko nung nag-travel kami, kasi makakatulong yun sa inyo. Bumili kayo ng sanitizer, bumili kayo ng alcohol, tapos tissue kung wala kayong whip wipes na ano, tissue ang gamitin nyo. Punasan nyo nga yung mga likuran, seatbelt, tapos sprayhan nyo yung monitor. Yun ang gawin nyo, kasi ginawa namin ng misis ko yun. So hopefully nakabalik na kami dito sa ano, no, sa Australia. Pang limang araw na namin quarantine to. Hopefully by the help of our almighty God, safe kami sa ginawa namin na strategy or extra measure na ginagamit namin para maging safety kami. Sana gawin nyo rin yun sa mga magta-travel. Kahit yung hindi nagta-travel na pumupunta lang ng mall, ito ah, yung madalas minupuntahan ng mga tao, yung sa restaurant, lagyan, no? Punas muna kayo. So, sa mga upuan, punasan nyo muna yan bago kayo umupo. Kasi, ika nga, there's no rooms for mistake. Kailangan natin gawin talaga yun. Magastos siya, pero ano lang yung gastos na kung safety naman tayo. Alam ko, naintindihan ko yung ano, na mahirap yung buhay ngayon, lalo na sa trabaho na mahirapan tayo, pero kung hindi naman kaya, so wag na tayong ano, no, yung magstay na lang tayo sa bahay. Yung kung pwede isang tao lang ang designate natin na mamalingki. Kaya yun yung ma-advise ko sa inyo, yung ginawa namin sa travel namin at saka short vacation namin sa Pilipinas. Sana makakatulong sa inyo yun. Kaya maraming salamat, Kuya Dong.